Nay, bakit kasama mo ang lalaking yan? Nay, magpapakasal na po kami ni Renz. Ano? Magpapakasal na kayo ng lalaking yan? Opo, Nay. Parang ang bilis naman yata. Kilala mo na ba ang lalaking yan? Oo, Nay. At mahal namin ang isa't isa. Opo, Tita. At malinis po ang intention ko kay Emma. Di ba, magsasaka ka lang? Eh ano naman na ipapakain mo kay Emma at sa magiging anak ninyo? Tito Berto? Tito Berto? Orens, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Tito, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, Renz? Anong ginagawa mo dito? Tsaka bakit may dala kang mga gamit? Tito, pwede bang dito muna ako tumira? Ha? Bakit mo naman naisipang tumira dito? Sige na po, Tito. Alam ba ng mga magulang mo na dito ka titira? Opo, Tito. Nagpaalam po ako sa kanila. Maganda naman kung ganon. Sasamahan at tutulungan ko po kayo dito, Tito. Kaya mo ba yung mga trabaho dito at magsaka? Oo naman, Tito. Diba, tinuruan niyo ako nung bata ako. Iba na ngayon ang sitwasyon mo, Renz. Kaya ko pa magsaka, Tito. May problema ka ba sa inyo, Renz? Kaya ka nagpunta dito? Tito, meron po. Ganun ba? Pwede ko bang malaman kung ano yon? Huwag na natin pag-usapan yun, Tito. Lilipas din yun. Sige, ikaw ang bahala. Halika, pasok na tayo sa loob. Sige po. Dalaga na ang anak ko. Parang kailan lang baby pa siya. Hoy, Nay! Ano ba yung iniisip nyo? Bakit ang lagkit ng tingin nyo sa akin? Ha? Wala, anak. Napansin ko lang na dalagang-dalaga ka na pala. At ang ganda mo pa. Nay naman, binola nyo pa ako. Wala po akong pera. Anak, may mga naniligaw na ba sa'yo? Lo, ano naman yung mga tanong mo, Nay? Anak, nasa hustong gulang ka na para mag-asawa. Wala pa sa isip ko yan, Nay. Bakit ba minamadali niyo akong mag-asawa? Hindi mo masasabi yan, anak. Kapag dumating na ang tamang lalaki para sa'yo. Magtatrabaho muna ako, Nay, bago yung mga lalaking yan. Dapat, kapag mag-aasawa ka, piliin mo yung mayaman. Hindi yung kung sino-sino lang dyan. Issue ba sa inyo na yung estado sa buhay sa pag-aasawa? Oo, anak. At yan ang katotohanan. Magsasaka rin naman po si tatay noon, Nay. Minahal niyo po siya at naging masaya po tayo. Oo, pero hindi tayo masenso, anak. Hindi nabibili ng pagmamahal ang karangyaan sa buhay. Tandaan mo yan, Emma. Ewan ko nga sa inyo. Bahala nga kayo dyan. Saan ka pupunta? May bibilin lang ako sa tindahan, Nay. Merienda na muna tayo dito. Gutom na kasi ako. Sige, Renz. Gutom na rin ako. Tara. Hi, Emma. Kilala mo ako? Oo, Emma. Natanong kita kay Tito Berto. Palagi kasi kita nakikita dito sa tindahan. Oo, Emma. Sinabi ko sa kanya yung pangalan mo. Ganun ba, Mang Berto? Kaano-ano niyo po siya? Pamangkin niya ako. Ako pala si Renz. Matagal ka na ba dito? Mag-iisang buwan na ako dito. Tinutulungan ko si Tito Berto sa pagsasaka, Emma. Sige po, Mang Berto. Renz, aalis na ako. Emma, pwede ba kita maging kaibigan? Pwede naman. Kung ganun, pwede ba kitang dalawin sa inyo? Ha? Bakit mo naman ako dadalawin? Wala lang. Gusto lang kitang puntahan sa bahay nyo. Sige, ikaw ang bahala. Alis na ako. Bili po. Renz, mukhang may balak kaya atang ligawan si Emma. Opo, Tito. Wala ba siyang kasintahan? Sa tingin ko, wala pa. Kasi mahigpit ang nanay niya. Ganun ba, Tito? Mukhang mabait naman po si Emma. Oo, mabait na bata yon.
Sayang nga lang, hindi nakapag-aral. Bakit naman po? Maaga kasing nawala ang tatay niya. Pero, nagkatrabaho po ba siya? Oo, kasama nung nanay niya. Pwede ko kaya siyang pasyalan tito sa bahay nila? Pwede naman, Renz. Kaso lang, medyo mahigpit yung nanay niya, saka matapang. Ako na pong bahala dun. Sige, pinapaalalahanan lang kita. Salamat, tito. Magandang araw po. Nandiyan po ba si Emma? At sino ka? Bakit mo hinahanap si Emma? Ako po si Renz. Kaibigan ko po si Emma. Kaibigan? Ang alam ko, hindi nakikipagkaibigan ang anak ko sa lalaki. Oh, Renz, napasyal ka. Oo, Emma. Dadalawin sana kita. Dadalawin? Bakit? May sakit ka ba, Emma? Nay naman. Naniligaw ka ba sa anak ko? Opo, tita. Naniligaw po ako. Taga saan ka ba? Pamangkin po siya ni Mang Berto, Nay. At doon po siya nakatira. Si Berto? Yung magsasaka? Opo. At ano naman ang trabaho mo? Tinutulungan ko po si Tito Berto sa pagsasaka niya. Ang ibig mong sabihin? Magsasaka ka rin? Nay, ano ba naman kayo? Hindi ko pinangarap na makapag-asawa ang anak ko na isang magsasaka lang. Kaya wag mo siyang liligawan. Nay, ang sakit niyo naman magsalita. Nakakahiya kay Renz. Sinasabi ko lang ang totoo, Emma. Tapat po ang hangarin ko sa kanya, tita. At mahal ko po siya. Umalis ka na nga dito at huwag ka nang babalik. Nay naman. At pumasok ka na sa loob, Emma. Sige po, tita. Alis na po ako. Emma, alis na ako. Kumusta ang panliligaw mo kay Emma? Mahigpit po nanay niya, tito. Ganun talaga ang ugali nun. Kaya walang magtangkang manligaw kay Emma. Pero gagawin ko ang lahat, tito. Marin lang ako ni Emma. Ikaw ang bahala, Renz. Tito, may pagkamata pobre po pala nanay ni Emma. Gusto kasi nun na mayaman ang mapapangasawa ng anak niya. Parang ganun na nga nakita ko sa nanay niya, tito. Kung sabihin mo kaya ang totoo sa kanya, Renz, huwag na muna natin pag-usapan yan, tito. Kung talagang mahal mo si Emma, kailangan maging tapat ka sa kanya. Gagawin ko din yan, pero hindi pa sa ngayon, tito. Sige, ikaw ang bahala, Renz. Maiisip ka na, kaya alam mo na yung ginagawa mo. Opo, tito. Salamat. Tara, kain na tayo. Gutom lang yan. Emma, kailan mo ba ako sasagutin? Bakit, Renz? Nagmamadali ka ba? Hindi naman sa ganun. Ilang buwan na rin kasi akong nanunuyo sa'yo. Baka hindi mo ako gusto. Gusto kita, Renz. Mahal kita. Talaga, Emma? Mahal mo ako? Oo, Renz. Nakita ko kasi yung malinis mong hangarin. Pangako, Emma. Hindi ka magsisisi sa pagsagot mo sa'kin. Basta maging totoo ka lang sa'kin, Renz, at maging tapat. Oo, Emma. Gagawin ko yun. Paano pala yung nanay mo? Ayaw niya sa akin dahil magsasaka lang ako. Basta ipakita mo lang sa kanya yung totoong ikaw. Magugustuhan ka rin nun. Oo, Emma. Susuyuin ko rin siya para magustuhan niya ako. Sasabihin ba natin to sa kanya, Emma? Magpalipas muna tayo ng ilang linggo, Renz. Baka mabigla siya. Sige, Emma. At sasabihin na rin natin na magpapakasal na tayo. Kasal agad, Renz. Parang ang bilis naman ata. Oo, Emma. Dahil pakakasalan na kita. Ikaw ang bahala. Nay, bakit kasama mong lalaking yan? Nay, magpapakasal na po kami ni Renz. Ano? Magpapakasal na kayo ng lalaking yan? Opo, Nay. Parang ang bilis naman yata. Kilala mo na ba ang lalaking yan? Oo, Nay. At mahal namin ang isa't isa. Opo, tita. At malinis po ang intention ko kay Emma. Di ba, magsasaka ka lang? Eh ano naman na ipapakay mo kay Emma at sa magiging anak ninyo? Nagmamahalan kami, Nay, at magtutulungan kami sa aming magiging pamilya. Hindi nakakaasenso sa buhay ang puro lang pagmamahal, Emma. Kaya dapat, yung mayaman ang piliin mong maging asawa. Bakit ba kasi issue sa inyo ang estado sa buhay, Nay, sa pag-aasawa?
Dahil naranasan ko na yan sa tatay mo, Emma. Pero naging masaya naman tayo, Nay, di ba? Dahil minahal niyo si tatay kahit mahirap lang siya. Ah, basta! Natututo ka na rin sagot-sagutin ako, ha? Dahil siguro sa lalaking ito. Dahil nawawala ka na sa katwiran, Nay. At walang kinalaman si Renz dito. Basta! Hindi ka magpapakasal sa kanya. Tapos ang usapan, Emma. Pagpasensyahan mo na si Nanay Renz. Basta ipakita mo lang sa kanya yung totoong ikaw at magugustuhan ka rin niya. Emma, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Renz? Pwede bang umuwi muna ako sa amin? Pwede naman, Renz. Kinamang Berto? Hindi, Emma. Dun sa amin, kila Mama. Iiwan mo na ba ako, Renz? Hindi, Emma. Gusto ko lang makapag-isip-isip. Dahil ba sa nangyari, Renz? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita, Emma. At babalikan kita. Sige, Renz. Asahan ko yan. Oo, Emma. Pangako. Babalikan kita. Mang Berto! Mang Berto! Mang Berto! Ikaw pala, Emma. Halika, tuloy ka. Halika, Emma. Maupo ka. Buti napadalaw ka. Hindi pa ba bumabalik si Renz, Mang Berto? Hindi pa, Emma. Hindi na po ata siya babalik, Mang Berto. Kinalimutan na po ata niya ako. Babalikan ka nun, Emma. Dahil mahal ka niya. Mahal ko rin siya at handa na akong magpakasal sa kanya. Kahit ba tutol ang nanay mo sa kanya? Oo, Mang Berto. Paninindigan ko na yung desisyon ko. Emma, may sasabihin sana ako sa'yo tungkol kay Renz. Ano yon, Mang Berto? Huwag ka sanang magagalit sa kanya sa malalaman mo. Ano po ba yon? Mayaman ang pamilya ni Renz, Emma. Ha? Bakit hindi po niya sinabi sa akin? May dahilan siya, Emma, kaya hindi niya sinabi yon. Ano naman po ang dahilan niya at nagsinungaling siya sa akin? Sana maintindihan mo ang sasabihin ko sa'yo, Emma. Niloko siya ng kasintaan niya noon, Emma, kaya siya nagpunta dito. Paanong niloko, Mang Berto? Pera lang pala ang habol ng babae, kaya siya minahal nito. Kawawa naman pala siya. Kaya hindi niya sinabi sa'yo na mayaman siya. Kaya pala. At napatunayan niyang mahal mo siya, Emma, kahit mahirap lang siya. Oh, andyan na pala si Renz. Bumalik na siya. Ito, Berto. Bakit hindi ka nagtapat sa akin, Renz? Bakit ka naglihim? Masabi na siguro ni Tito Berto ang totoo, Emma. Sana maintindihan mo ako sa ginawa ko at patawarin mo ako. Oo, Renz. Naiintindihan kita. At hindi pa nagbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Salamat, Emma. Mahal na mahal kita. Dumaan ako sa inyo kanina, Emma, at sinanay mo ang naabutan ko. Sinabi niyang nandito ka raw. Ganun ba, Renz? Sinabi mo na ba sa kanya yung totoo? Oo, Emma. Nagtanong kasi kung bakit may sasakyan ako. Ano naman yung sinabi niya? Ano yung naging reaksyon niya? Hindi siya nakapagsalita at umalis din. Napahiya siguro, Renz. Kaya ako na yung humihingi ng tawad para sa kanya. Hayaan mo na yun, Emma. Kalimutan na natin lahat yun. Salamat, Renz. Napakabait mo talaga at hindi yun nakita ni Nanay. Emma, magpakasal na tayo. Oo, Renz. Magpakasal na tayo. Tan-tan-tanan! Tan-tan-tanan! Emma? Emma, nandiyan ang nanay mo. Papuntahin mo dito. Nay! Halika muna dito, sabi ni Renz. May importante daw na sasabihin sa'yo si Renz, Nay. Ano ba yung sasabihin mo, Renz? Magpapakasal na po kami ni Emma, tita. Ikaw ang bahala, Renz. Basta huwag mong papabayaan ang anak ko, ha? Opo, tita.
Hindi pa mangyayari yun.